Mula rito sa PTV4 Headquarters, Quezon City, kasama ang isa sa mga nangungunang broadcast journalist sa bansa, Ceasar Soriano. Tunghayan ang isang oras na paglalakbay sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pagkilala sa mayamang kultura at tradisyon sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Samahan siya sa pagtuklas sa mga natatanging yaman ng bansa, kasabay ng pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon para sa sambayan ng Pilipino. Magandang gabi, Pilipinas! Magandang gabi, Pilipinas! Ako po si Ceasar Soriano, nagbibigay pugay sa mga Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo. Samahan ninyo ako sa isang oras na pagtalakay sa mga mahalagang isyu sa ating lipunan at sa mga kwentong sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. You copy? Alert! Nakatatak na sa kasaysayan ng Pilipinas ang isla ng Samar. Isang lupaing hindi mapagkakailang pamilyar na sa presensya ng mga mananakop. Sa angkin itong topografiya, isa itong malinaw na pahiwatig sa malaking oportunidad na nakaabang na mas makapagsusulong sa pagbuo ng mas maunlad pang pamayanan. Ngunit sinong lubos na mag-aakala na ang mistulang mapayapa at malaparaiso nitong imahe ay hindi makakaiwas sa mapansamantalang ideolohiya na pilit na lalason sa lupaing uhaw sa pagbabago. Ang mayabong na kagubatan ng reyon naging angkop na pamugaran ng rebeldeng grupo ng New People's Army. Itong Samar, ito ay isa sa mga, third largest island sa buong Pilipinas. Dito rin sa Samar, mapansin mo, dito tayo sa Samar Island Natural Park, no? Ito ay isang protected area, ginagamit ito ng kabila, no? The same time, yung Samar, isa sa mga probinsya na hindi na-developed, no? Nagdaan man ang maraming taon, nagpatuloy pa rin ang karahasang sangkot ang armadong kilusan. Gaya na lamang ng naganap noong Agosto taong 2018. Sa bayan ng Lapinig, Northern Samar, inatake ng hindi bababa sa 100 miyembro ng New People's Army ang estasyon ng pulis. Oktubre noong nakaraang taon naman, sa bayan ng Pinabakdaw, lalawigan ng Samar, naging biktima ng anti-personnel mines at pananambang ang 5 katao, kabilang ang 2 guro at 1 pulis na nasugatan sa insidente. Hindi rin nakaiwasan ang lilisik na mata ng karahasan ang Eastern Samar, kamakailan lang nang nagawang makugkog ng militar ang isang malaking kampo na imbaka ng bomba ng MPA sa bayan ng Dolores, kung saan 20 rebelde ang nasawi. Isa rin ang syudad ng Borongan sa Eastern Samar sa mga itinuring na hotbed ng insurensiya sa isla ng Samar. Katunayan, 9 na barangay ng Borongan ang napabilang sa listahan ng NPA infested areas. Sinikap ng sandatahang lakas at ng pulisya ang pagtaguyod ng kapayapaan sa lungsod. Ngunit papaano kung ang inaasahang tagapagpatupad ng batas ang siya palang nakatadhanang magdulot ng mas malalim pang sugat. Bago pa man ang kamakailang serye ng krimen,
partikular na sa Borongan City. Una nang umani ng kontrobersiya ang hanay ng kapulisan sa reyon. Matapos ang paglutang ng isang di umano'y dating miyembro ng PNP ang nasasangkot sa ilang karahasan sa syudad. During sa operation, may nagkukuman ng parehas namin ng kuman. Kaya ibig sabihin, sir, yung lingwahe namin, meron din doon sa kabila. It's an open book actually, sir. And then, we found out, sir, na dati pala siya member ng PNP na sumanib pero sa doon sa kabila. Base sa investigasyon at intel report ng pulisya na nalikom na Magandang Gabi Pilipinas, kinilala ang pangunahing suspect sa malalaking pag-atake sa Eastern Samar na si ex-PO2 Danilo Colima. Nakilala rin sa kanyang palayaw na Danny. Pumasok sa serbisyo noong taong 1992 kung saan una siyang nadestino sa istasyon ng pulis sa bayan ng Maydolong, Eastern Samar. At lumisan nang walang paalam noong taong 1999 matapos siya umanong masampahan ng reklamong grave threat. Dito ka lang ha. May pupuntahan kami at pinaghinalangin pay doon sa Mayatang Mall. Hello. Hindi ako pwedeng magkamali. Papunta sila dyan sa Uptown Mall. Di ba sabi ko tatawag ako? Oo, umalis na kayo dyan. Bilisan nyo, papunta na sila. Sige, mag-ingat kayo. Magpasa hanggang ngayon, palaisipan pa rin para sa hanay ng kapulisan ang tunay na dahilan ng biglaang paglisan sa serbisyo ni Colima. Unang-una, sir, kuan siya, radio operator. Alam niya yung mga kulid ng kuan, PNP. Malaking percentage siya, sir, na yung pagiging mas magkapera siya through extortion, through illegal activities na nakikita niya sa kabilang pwersa, sa mga rebelde. Madali yung pera doon para sa kanila, pero illegal naman. Napagalaman din ng otoridad na ilan sa kanyang mga kaanak, aktibong miyembro at taga-suporta ng mga armadong grupong naghahasik ng kaguluhan sa Borongan. Mga kamag-anak nila, Colima, nasa kuhan, mga leader din ng kuhan, NPA. Sa pagmamanman at pagkalap ng mga impormasyon, nagsilbing espiya si Danilo ng New People's Army para mabulilyaso ang operasyon ng otoridad. Brazil, this is Norway. Advisor 20, for info. Advisor Gumamela Operation, may dalawang unit na dadaan dyan. Do you copy? Alert! 10-4. Roger. Nasaktan kami, sir. Masakit sa amin, sir. Masakit na masakit. Kasi, sir, para bang, yun na, sir, tinatrydor kami. Kasi nga, ginasusan siya ng gobyerno, yung PNP na yon, tapos biglang pumunta dun sa kabila. So, yung learnings niya dun, sir, in-impart niya rin dun. Sabi nga nila, kapag namulat ka na sa katotohanan, kasalanan na ang pumikip. Bagamat binabaybay na ni Danilo ang tuwid na landas, mas pinili niya ang paglihis at tuluyang maligaw. Bit-bit ang kanyang mga natutunang aral at sikretong kaalaman. Tinahak ni Danilo ang landas na tuluyang lalason sa kanyang pagkatao. Mula sa pagiging Danilo, siya ay mas nakilala na sa tawag na Katedo. Boss, pwede pa sindi. Sigurado ka wala nakasunod sa'yo? Sigurado, boss. Basahin mo yan. Nandiyan ang eksaktong lokasyon. Doon kami magkikita-kita. Sa patuloy na investigasyon, nakumpirma ang pakikipagsabwatan nito sa ilang Muslim extremist groups kung saan siya nagsanay sa paglikha ng anti-personnel mines. Kabilang sa mga kinilalang CTG, Muslim Extremist Tactical Alliance, ang Moro Army Committee o MAC, Moro Resistance and Liberation Organization o MRLO, at
Muslim Aliyah Group o MAG, Young Jihadist Freedom Fighters. These alliances are usually in terms of training, transfer ng technology. Of course, meron ding exchanges ng mga weaponry, armas na ililipat, bibili ng isang grupo, MPA to other groups. Lumitaw din sa pagsisiyasat na kabilang ang tatlong foreign nationals sa pagtitraining, kasama ang isang guerrilla front na pinamumunuan ni Aljurcin Suat alias Sulay at ang Eastern Visayas Regional Party Committee o EVRPC na pinamumunuan naman ni Danilo Colima alias Ka Pedong. Hindi madali ang mga susunod nating hakbang. Kayo, kaya ako kayo pinili dahil alam kong may kaalaman kayo sa paggawa ng mga IEDs. Sa tatlong taong pagsasanay ko sa paggawa ng bomba sa Mindanao, ito ay simula lamang ng ating pakikipaglaban at madugong pakikipagsagupa sa gobyerno. Katidong, kasama ba natin titirahin ang mga police station? Baka makilala ka. Dati kang police eh. Matagal ko nang nalaman ang kawalang hiyaan at kasinungalingan ng mga PNP. Hindi nila ako maloloko. At nagpapasalamat ako sa mga kamag-anak ko na naunang sumapi dito dahil binuksan nila ang aking isipan. Kadroy! Kaeli! Tapusin niyo na agad yan. Siguraduhin niyo na sasabog yan dahil ang gusto ko sa bawat bomba ay malalagas na buhay sa mga kasunduluhan at kapulisan. Handa na ba kayo? Opo, Commander! Uubusin natin ang mga sundalo! Handa kayo! Opo, Commander! Mabuhay ang NBA! Mabuhay ang NBA! Mabuhay! Mabuhay ang Ilusan! Sa paghasa ng bagong kasanayan para sa armadong pakikibaka, mas naging kumpiyansa si Katedo sa kanyang kakayanan. Gamit ang kanyang mga dating natutunan, pinagsama niya ito upang makabuo ng mas mapaminsalang pagkilos laban sa pamahalaan. Ngunit sa pagyakap ni Katedo sa pulang ideolohiya, ang pagtalikod sa tungkuling maging haligi ng tahanan. O Lordan, anak, ba't parang lalim ng iniisip mo? Nay, wala, Nay. Wala. Sus, sabihin mo na alam kong may problema ka. Nanay mo ako. Alam ko pag may dinadala kang mabigat na problema, nararamdaman ko. May naisip lang ako, Nay, eh. Ikaw ang nagtatrabaho ka umaga, hapon, gabi. Nasaan ba si tatay? Bakit mas pinili niya maging NPA? Bakit mas pinili niya sumali sa Kilusan? Bakit hindi tayo pinili niya? Hindi ko alam, anak. Hindi ko masasagot yung tanong mong yan. Basta ang alam ko, mahal na mahal tayo ng tatay mo. Sigurado ako, may malalim na dahilan ng tatay mo kung bakit niya piniling sumama sa Kilusan. Nida, sumagot ka. Nida, sumagot ka. Nida. Lordan, anak. Lordan. Anak. Gumising ka, anak. Lordan, gumising ka. Anak, gumising ka. Lordan. Lordan, gumising ka, anak. Lordan. Sumagot ka, Danilo. Danilo, sumagot ka! Hello? Dali lang. Bigay ko kay Katidong. Katidong, kasama mo yata. Hello? Nida? Nakatawag ka? Danilo, mga anak natin! Wala na si Lordan, Danilo! Wala na ang anak natin! Ano?
Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Danilo! Wala na si Lordan! Wala na ang anak natin! Ano? Naglalaban lang ang tatay, kaya umalis. Bakit ikaw ang umalis? Patay na ang anak ko! Patay ang anak ko! Yeah! Gaganti tayo sa mga sundalong yan! Sa pagpanaw ng kanyang bunsong anak na si Lordan dahil sa malubhang karamdaman, inasahang makapagbubukas ito sa kanyang kamalayan upang balikan ang kanyang pamilya at maitama ang mga kamalian. Pasensya ka na, ha? Lang nakadalaw ang tatay. Komplikado kasi ang sitwasyon eh. Anak, alam kong galit ka sa tatay. Pero gusto ko lang malaman mo, mahal na mahal kita, pati ang nanay mo. Tawarin mo ako. Inaakalang wakas, naging mitsa ito upang ipagpatuloy pang lalo ang pagsik ng komunistang kilusan sa lalawigan ng Eastern Samar. Magandang gabi, Pilipinas! Magandang gabi, Pilipinas! Isa ang sitio bagong baryo sa barangay Pinanag-an, lungsod ng Borongan, sa mga lugar kung saan naging talamak ang puwersa ng pulang kilusan. Dahil sa kawalan ng maayos na daan, tanging ang pagbaybay ng ilog Suribao lamang ang paraan upang ito'y marating. Isa sa nakikita ko doon ang kawalan ng serbisyo ng gobyerno, ang defel neglected. And I agree with them. Malayo. At ang hirap puntahan. Absent kasi kami dyan dati, kaya present yung NPA. Na-aggravate ito by the exploitation, propaganda made by the NPA. Sa pagpanaw ng lalaking anak ng dating pulis na si Danilo Colima, na ngayon mas kilala na sa tawag na katedong, lalong sumidhi ang kanyang pagnanais na maiparamdam ang mabangis na presensya ng NPA sa Borongan. Mga kasama, makinig kayong lahat. Ito na ang tamang pagkakataon para gantihan natin ang mga totoong nangaapi
dito sa probinsya ng Eastern Samar, sa Sitio Bagong Baryo. Dahil halos 10 taon na, 10 taon na nila tayong pinahihirapan. Ang mga produkto natin, pag dumating sa bayan, 10% na lang ang napupunta sa atin. Masyado tayong ginugulangan. Kaya, sa oras na ito, gagawa tayo ng paraan para pasabugin ang mga militar na yan. Dahil teritoryo natin to, walang pwedeng pumasok dito sa lugar natin. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Mabuhay ang NPA! Mabuhay! Mabuhay ang NPA! Mabuhay! Tapusin ang mga sundalo! Tapusin! Wala tayong ititira! Matapos pumangatlo si Katedong sa talaan ng most wanted terrorist sa lalawigan ng Eastern Samar, mas pinalawig ng militar sa pangunguna ng 14th Infantry Battalion ang kanilang operasyon sa pagtugi sa kanya. Kabilang sa mga naatasang sumama sa nasabing misyon, sina Corporal Linilito Donaire at Sergeant Kenneth John Arsina. Buddy, hindi ko lubos maisip na ang tinutugis natin eh dating pulis. Kaya nga eh. Diba? Hindi ang maintindihan, pulis siya. Pero bakit siya bumaligtad? Ewan ko ba? Yun ang impormasyon eh. Isa pa, nagtatrabaho siya sa gobyerno. Okay, nagtatrabaho siya sa gobyerno. Uy, bakit siya nag-NPA? Nararamdaman ko, pulis siya. Pero, isa siyang espiya. Espiya? Oo. Espiya ng NPA? Hindi kilabutan ako, buddy. Kasi, notorious daw yun eh. Tsaka, isipin mo ha, napakagaling niya ang polis. So, ibig sabihin, may utak siya, kaya niyang pasukin yung mga, yung gobyerno. Diba? Diba nakakilabot yun? Ang hirap paniwalaan, no? Kahit pa ba, NPA siya. Hmm. Ang nagpapatayan, Pilipino sa kapwa Pilipino. Kaya nga eh. Basta mag-iingat na lang tayo. Pwede umanda ka. Tara. Tara. Buddy, ito na ba yung utang ni Danilo Kulima, yung pulis na nag-NPA? Yun ang sabi ng intelligence. Buddy, balita ko matinik daw yun ha, lalo lang sa paggawa ng mga IED. Kaya nga dapat mag-iingat tayo. Sige. Dahil sigurado ko na marami siyang tao dyan. Mga sundalo! Mga sundalo! Walang yung paeng! Makasama! Marami sila! Magpangan! Silaan! Bakitin niyo! Walang humpay man ang operasyon ng militar na nanatiling mailap si Katedong mula sa kamay ng mga otoridad. Napakailap niya sir, isa sa mga gawain nila ay pag-iingatan yung sarili nila. Sa kanyang pagtakas, naiwan ang isa sa kanyang mga kasamahan na lubhang nasugatan sa ginawang opensiba. Kaya naman agad itong sinakluluhan ng mga sundalo upang bigyan ng pangunahing lunas. Mabubuhay ka. Kung ngayon ka namun, di kami ito kadaayong at pinapatay. Mabubuhay ka namun, ha? Of course, we value lives. Even sa kabilang panig, pag mayroong opportunity to save lives, we really accept effort.
Yun po yung nagiging training natin sa ngayon. Matatandaan din na noong Nobyembre taong 2019, nang naatasan ang tropa ng 14th Infantry Battalion na magsagawa ng patrolya sa barangay Pinanag-an. Ang kanilang pakay, ang sityo Bagong Baryo. We have an ongoing operations during that time. Foot patrol kasi ito, so naglalakad yung sundalo. Napakahirap po talaga ng daanan doon sa Bagong Baryo, lalo na yung mga terrain, sir. Nagkakandak po tayo ng patrol sa mga area na alam natin kung saan naglalaro yung mga kalaban natin para malisin natin yung mga gagawin nilang tactical offensives. Buddy, mukhang malayo pa ipupuntahan natin, ah. Oo nga, buddy. Sabi ni Commander, hindi pa rin tayo nakakalahati. May problema ka ba? Parang balisa ka. Buddy, masaya ka pa ba sa pagiging sundalo mo? Oo naman. Napaklaseng tanong yan. Buddy, oo, hindi yata ako tatagal eh. Ano ka ba? Kamagsalita ng ganyan? Sama-sama tayo, walang iwanan. Bagamat nakaramdam ng agam-agam ang kanyang matalik na kaibigan, pinili ni Sergeant Kenneth John Arcila na tatagan ang loob sa gitna ng posibleng peligrong nakaamba. Buddy. Oh. Ito na yung Ilog Suribaw. Malapit na tayo sa Sitio Bagong Baryo, kaya maganda ka na. Oo nga, buddy. Sabi ng mga kasama natin, marami daw NPA dito. Hindi lang NPA, marami. Pati yung mga sibilyan na pumoprotekta sa kanila. Pinaniniwala sila na walang naitutulong ang gobyerno. Mga buddy, sana pagkatapos ng misyon na to, magkaroon ng kaisipan ng bawat isa. At pagbabago. Sino pa naman may gusto sa gera? Sana sa pangyayaring to, may papakita natin na ang tutulong sa kanila ay ang totoong gobyerno. Yan ang mga sundalo! Huwag nating hayaang makapasok sa Sitio Bagong Baryo! Teritoryo natin to! Kasi paganda kayo! Nananatiling alerto ang depensa ng hukbo habang papalapit sa Sitio Bagong Baryo. Ngunit bago ang kanilang pagdaong, naganap ang hindi inaasahan. Tirahin! Ilang pwede! Pati, oh, maungunaan na. Luka sa may bato. Oh, sige, sige. Natawag na rin ako sa natin. Bakit natin, ha? Pati, gumawa ka. Taitang. Kaiman! Medic! Tiis lang. Kamusin, tiis lang. Kaiman! Halina kayo! Ubus kayo ngayon, mga sundalong pulpon! Mabuhay ang NPA! Mabuhay ang NPA! Sugatan man ang isang kasamahan, ipinagpatuloy ng kasundaluhan ang kanilang misyon. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang inakalang simpleng inkwentro, isa palang patibong kung saan nag-cruise ang kanilang landas at nang nagsilbing espiya ng pulang kilusan na si Ka-Tedo. Mga kasama! Nakikita nyo ba? Nakikita ko!
Parating na mga sundalo. Pupasok na sila sa liugan. Mga 20 minutes, nandito na yan. Adjoel! Naduroy! Kaeli! Daan na ba yung mga pangkasabog nyo? Paglapit sa kakahuyan, sa panggatong, sabugin nyo! Sabay-sabay! Kasi paganda kayo, malapit na sila! Patay ang 6 na miyembro ng militar habang 23 naman ang sugatan matapos masabugan ng 6 na anti-personnel mines. This is beyond imaginable na situation kasi parang carnage yung nangyari. Soldiers just patrolling in the area. We are there to really protect communities, then ganun pa yung ginawa. Dahil na rin sa pagiging liblib ng pinangyarihan ng insidente, naging pahirapan para sa mga biktimang sundalo ang paghingi ng saklolo. Nag-retaliate muna sila, nagkaroon ng maneuver hanggang sa na-overrun ang position ng kalaban. Di nung nakuha nila, dun pa lang yung time na maka-establish sila ng contact. Guys ka na ng chopper. Matagal pa ba ang chopper? Tama ko! Wala pa ba yung chopper? Pwede. Huwag ka masita na ganyan. Pwede. Pwede, magkakasama pa tayo. Ayan, pwede. Doon. Pare niyo ako. Kawaan niyo sana ako, Panginoon. Pwede. Pwede, lumabang ka. Lumabang ka. Kikitain pa natin yung pamilya natin, di ba? Kikitain pa natin! Kaya, buddy. Buddy! 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 Halos 20 oras ang itinagal bago nakarating ang pwersang sasaklolo sa mga biktima. Unang-una, hindi po makalip-kalipad yung chopper natin ng gabi, gawa ng masukal yung mga paligid, yung matataas yung mga puno. Kaya kailangan munang maghanap ng landing zone, kaya naabutan pa ng kinaumagahan. Kabilang sa mga sugatan, ang matalik na magkaibigan na sina Corporal Dunaire at Sergeant Arsina na nagtamo ng malubhang tama sa kanyang mata. Agad namang dinala sa paggamutan ng mga sugatan. Personal na binisita ni Pangulong Duterte ang mga biktima at kaanak ng 6 na sundalong napaslang. Matapos ang naging insidente sa sitio Bagong Baryo, lalo pang pinaigting ng pamahalaan ang presensya ng Armed Forces of the Philippines sa lungsod ng Borongan. Katuwang ang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno, isinabuhay nito ang mandatong
kalakip ng Executive Order No. 70 ng administrasyon. Nung magkaroon na ng detachment ang Philippine Army sa mga barangay na to, and they were happy. Kasi they have the peace of mind already. And they are the one also helping us paano magbalik loob yung mga nandumpa na mga kabarangay nila. Actually, ongoing na yung farm to market road going to the Sitio. Andito na sa kalagitnaan ng buong Suribaw River. Na-organize na natin yung mga farmers groups, women's groups. Ongoing na yung survey for their yung mga farms para later on maayos na itong mga lupa and could be converted into alienable and disposable land. Mula sa pusod ng kagubatan, hanggang kailan kaya masisilayan ng mga nagre-rebelde ang totoong liwanag ng isang umaga? Sa ilog na ito ng Eastern Samar, masasalamin ang totoong kumpas ng buhay. Payapa, tahimik, subalit napakalalim ng pinag-uugatang sugat na hanggang sa ngayon, hindi pa rin nagihilom. Kasabay ng pagtalikod ng mga mamamayan ng sitio Bagong Baryo sa makakaliwang Kilusan, tila lalong nagingit-ngit ang leader ng Eastern Visayas Regional Committee na si Katedong sa pagtalikod sa kanila ng mga taga-sitio Bagong Baryo. Bunso nito, nagkasasya ng isa pang mapaminsalang pagkilos sa Borongan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang puntiriya, ang mga dati niyang mga kabaro. Ikalabing tatlo ng Disyembre taong 2019, isang buwan matapos ang naging pag-atake sa sitio Bagong Baryo, nang pinangunahan ni Katedong ang isa na namang pag-atake. Kaparehong araw ng Bike for a Cause na lalahukan ng PNP at iba pang mga ahensya. Pag mayroong malaking event, magkukuha kami ng mga supporting na troops, no, na magkukuha din, magsisecure ng area kung saan yung route ng Bike for a Cause doon. Itinaon din ng Kilusan ang kanilang pag-atake ilang buwan bago ang gaganapin malaking surfing event sa lungsod. They take advantage of that situation na mayroong international surfing competition. Alam nila na ang focus ng security doon sa competition site. Bago magalas stress ng hapon, nakahanda na mga anti-personnel mine na nakatakdang puruhan ang mga paparating. Kaeli! Kadroy! Iandaan nyo yung mga pampasabog. Mamaya, bubulagayin natin ang buong Borongan City. Matitikman nila ang pagsik ng NPA. Dadanak ang dugo. Lapit na sila. Timingan nyo lang. Ubusin lahat yan! Kabilang sa mga tinamaan ng naturang pampasabog ang isang police patrol car, isang tricycle na pawang mga sibilyan ang sakay, at isang van na nagsisilbing ambulansya at may dulang pasyente na isusugod sana sa ospital. Matapos ang pagsabog, agad na nilapitan ng grupo ni Katedong ang mga biktima at walang abas na pinagbabarin. Malapitan. Mahigit isang taon ang nakalipas nang maganap ang malagim na pangyayari dito mismo sa aking kinatatayuan. At hanggang sa ngayon, nandirito pa rin ang mga tarpaulins na ito. Tanda ng pag-alaala nila sa naturang karahasan na ginawa ng New People's Army. Dalawa ang napaslang, kabilang ang isang pulis at isang sibilyan. Habang 15 naman ang sugatan, kabilang na ang 3 bata at ilang miyembro ng PNP. Hindi namin inisip na sila din is gagawa talaga ng ganun na kantinting pangyayari, sir, na it cost life, sir. Masakit kasi maraming civilian na dadamay, which is na hindi naman dapat. Talagang napakasama niya, sir.
bawal naman talaga sir sa ating batas, international humanitarian law, na mali talaga sir ang pagbubomba. Higit pa ito sir ay naradama yung mga civilian sir. It was really shocking and it was terrifying at the same time because I never expect na gagawin nila yon in our territory. Barbaric na ginawa na pambubomba. Kawawa, kawawa. Never forget, never again. Ito ang pinagkaisang tinig ng mga taga Borongan matapos na pinasabog ng New People's Army ng dalawang IEDs dito mismo sa lugar ng Barangay Libuton. Dalawa ang napatay, 15 ang nasugatan. Isang pangyayaring kailan may nakapatik na sa kasaysayan ng kanilang bayan. Sa isang bayang pinagdamutan ng kapayapaan, isang malaking hamon ngayon ang pasan ng mga alagad ng batas. Paano nga ba mabibigyan ng ustisya ang mga buhay na ninakaw at mga pangarap na tinuldukan ng pulang kilusan? May pag-asa pa nga bang maibalik ang kumpiyansa ng pamayanang minsan ang ipinagkanulo ng taong dapat sanay ihemplo ng disiplina at katapatan? Magandang gabi, Pilipinas! Magandang gabi, Pilipinas! Matapos ang serye ng mga pag-atake ng New People's Army sa siyudad ng Borongan sa Eastern Samar, naging puspusan ang pagsasaayo sa hanay ng mga tagapagpatupad ng batas, kabilang sa mga dagdag na tropa ng sandatahang lakas na nakabase ngayon sa lalawigan ng Eastern Samar, ang 52nd at 63rd Infantry Battalion, habang ang 78th Infantry Battalion naman ang humalili sa dating nakatalagang batalyon sa Borongan. One of the reasons na why we transferred here because of yung two major incidents that happened in Borongan City. Nung banggitin sa akin ni Colonel Lelina at saka ni General Ligayo na if the city is willing to host a battalion, and sabi ko, yeah, that's what we want. Nakipagtulungan din ang puwersang militar sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang masolusyunan ang mga pangunahing pangangailangan na mga barangay kung saan naging talamak ang presensya ng pulang kilusan. Ginagawa po namin ngayon yung RCSP in coordination doon sa AFP, which is na maganda talaga yung naibibigay niya. Kasi unang-una, tinitingnan nila doon kung ano yung mga problema. Inaano po natin sa mga LGUs at yung mga LGUs po naman natin ay ina-actionan. Bunsod rin na mga nagdaang kaganapan sa Borongan, lalo ring hinigpitan ng kapulisan ang kanilang presensya. I have to go back to the basic. Yun ang tinatawag sa namin na COPS, yung Community-Oriented Policing System, sir. Aside from the police sa barangay, every team duty, sir, dito sa station is pumupunta yan, sir, sa mga komunidad para at least malang, sir, ma-feel ng community at saka mabalik ng tiwala, sir, sa amin. Sa kanilang pag-aamin, bagamat naisahan sila magmula ng malusutan ng espiyang si XPO2, Danilo Colima, nagsilbi itong isang malaking leksyon upang lalong maging mabusisi sa pagtanggap ng mga aplikanteng nagnanais na sumali sa kanilang hanay. Inunti-unti ng bawat chief PNP o yung nakaupo doon sa hierarchy namin, sir, yung mga pagbabago ng recruitment. Pangalan ni ganito, may backer na ganito, ganun yun, sir, eh. Kaya yun ang in-emphasize ni General Elizar ngayon, sir. Walang backer-backer. Taasan ding kinukundina ng ilang miyembro ng kapulisan ang naging pag-iespiya ni ex-PO2 Danilo Colima sa kanilang organisasyon. Traidor siya na pinabayaan niya yung dapat na gawin niya sa PNP. Na napakahirap maging pulis eh. Dapat kung ano ang kanyang pinagsumpaan, dapat maging loyal siya. Kasalukuyang nakabinbin sa korte ang kasong isinampa sa mga suspect ng pagpapasabog ng anti-personnel mine sa sitio Bagong Baryo. Habang 17 naman ang nakasuhan ng kasong murder sa pagpapasabog at pananambang sa Barangay Libuton.
lumutang din sa isinagawang investigasyon ang pangalan ni ex-PO Tukulima bilang pangunahing salarin sa magkakambal na pag-atake. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling mailap sa kamay ng mga otoridad si Katedong. Kaya naman upang makakalap ng karagdagang impormasyon sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, nagtungo ang grupo na Magandang Gabi Pilipinas sa bahay ng Maydulong upang bisitahin ang istasyon ng pulis kung saan dating naka-assign si Kolima. Dito sa Maydulong, matagal na talaga siyang hindi nakikita. Ayon doon sa mga nakakilala sa kanya. Very limited po yung information namin nakukuha sa kanya. Kasi yung iba, sinasabi, nasa Leyte daw. Ewan ko lang kung saan parte ng Leyte. Yung iba naman, nasa Maynila daw. Isa rin sa aming nakapanayam ang kanyang kababata at dating kaklase. Ganun na lang ang kanyang pagkadismaya sa piniling direksyon ng kanyang kinikilalang kababata. Siya naman ay mabait, saka matalino yun. Yun, nalungkot ako kasi aktwale talaga. Kamag-anak ko pa siya. Kung bibigyan ako ng chance na mag-usap kami, una-una, tatanong ko kung ba't siya nagkaganon. Tapos, advisean ko siya. Bumalik siya. Siyempre, yung as police, may mga benefit kami pag nag-retire. Diyan sa NPA, wala siyang makukuha. Natuntun din ng aming grupo ang dating tirahan ni Kolima sa barangay 01 kung saan aming naabutan ang dati niyang may bahay. Bagamat matagal na nang iniwan ni Danilo ang kanyang pamilya, mababakas kay Nida ang lungkot buhat ng iniwan sila nito. Of course, I feel sad and mad. Bakit? Kasi kung nandito siya, may trabaho siya, secured ang yung mga anak ko. Wala na pong communication. Totally. Nung umalis ako, tapos mula nung bumalik ako dito, wala na po. Sa pagyao naman ng kanilang anak na lalaki, lubos siyang nanghinayang sa mga nasayang na panahon na sana'y nakapiling ng kanyang mga anak ang kanilang ama. Danilo, kung nakikinig ka, kung gusto mong bumalik, bas long as hindi ka na babalik sa bundok, babalik ka sa trabaho mo anytime. Bakit? Kasi yung mga bata, maliliit pa nun. Gusto kong makasama mo. Gusto namin, makasama ka namin. Kasi hindi naman kasama dun sa usapan natin na iiwanan mo kami for hanggang kalahati lang yung pagsasama, diba? Dapat hanggang pagtanda. Hindi lingi sa kamalayan ng Armed Forces of the Philippines ang ganitong klaseng kalakaran ng New People's Army kung saan ang kanilang puntiryang mahikayat na sumapi sa kanilang kilusan ang mga uniform personnel. Yan po isa sa mga pakay ng programa na yan, infiltration, makakuha ng mahalagang informasyon sa aming mga galaw, sa aming mga plano, composition at disposition ng ating puwersa. We cannot discount that possibility, no? Some of them being tasked to gather information from within the government organization. In warfare, ganun naman talaga. If you want to get one over sa kalaban mo, dapat meron kang inside information. We are confident sa ating organization that shielded naman ito. Part din natin sa trabaho niyan is to screen everyone who is being recruited to be soldiers. Bukod sa panghikayat sa mga alagad ng batas, isa pang taktika ng rebelding kilusan ang pagpapadala ng mga kasapi nito na magsisilbing espiya sa loob ng hukbo. Tulad ng naging kaso ni Danilo Kolima, natuklasan din ang anggulong sabwatan ng mga magkakaanak na miyembro ng New People's Army na napapabilang sa most wanted terrorists sa Eastern Samar. Nauna po dito, sir, yung kamag-anak niya na si Martin Kolima alias Siloy or Antos. Tumatay yung leader sa armado at saka pampulitika na gawain. Ang pangalawa po, sir, ay itong si alias Gabino Guarino o alias Mael. 4 decades, sir, na ang pagsisilbisyo niya sa buong buhay, sir, is doon na sa pagiging NPA. Pangatlo naman, sir, ito si Danilo Kolima po, sir. Kutitin natin, sir, yung history ng Kolima family, sir. Parents niya, sir, ni Martin Kolima, na isang kadre din, sir, o leader ng NPA, ay commander na rin dati, sir. Anak nila, sir, sila Martin at saka si Danilo, ay bata pa lang, sir, ay sumasama na talaga sa taas. Sa pagpapalaganap ng presensya ng makakaliwang grupo, karahasan ang kanilang naging paraan.
habang ang mga gamit sa pambobomba naman ang kanilang naging kasangkapan. Based on sa mga ebidensya na nakuha namin sa site ng bombing, tinatawag yon ng command detonated explosives na anti-personnel. Yan yung mga tinatawag dun sa ibang arrest na CAP 2. Ang intended na targets ng tao. Ito na recover natin during the one of our encounters here in Naburungan City. This is a improvised grenade. Ito naman, sir, is tinatawag nilang CAP 2. It is a anti-personnel IED. Ito ay anti-vehicle o anti-tank na mga IED nila. Destructive na yung effect nitong IEDs. Malaking kababasan sa production nila, sa inventory nila, yung nangyaring successful operation sa Dolores. Sa mga naganap na panggugulo ng NPA sa Eastern Samar, isang iglap, maraming buhay ang nawasa. Habang ang ilan naman, habang buhay ng bitbit ang mga marka at galos ng trahedya ng kahapon. Buddy? Buddy? Buddy, ikaw pala yan. Buddy? Sabi nila bulog ka daw? Buddy, itong kabilang mata ko. Artificial na lang to. Ito namang kabila. Sana tuloy-tuloy na makakita ng liwanag. Long time, ha? Siya pala, buddy. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo, ha? Dahil sa kabila ng mga pagsubok natin, ngayon, aniintindihan ko na kung bakit ako nandito. Kung bakit natin kailangan yung mission natin, kung bakit kailangan nila tayo. Dahil alam ko para sa taong bayan. Buddy, kung di dahil sa'yo, hindi ko magagampan ang lahat yun. Hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob. Alam mo, buddy, tama ka eh. Dahil di natin iiwan ang ating mga kasamahan. Katulad ng samahan natin dalawa. Dahil pinakita ng gobyernong ito na merong pag-asa at merong pagbabago. Kaya hindi natin iiwan ang mga mamamayan. Tama ka, buddy. Sumis kita. Oo nga, long time, buddy. Hindi mo ako siya. Long time, ha? Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Eh, kinakamusta ka nga pala lang kumari mo. Ito, sabi ko, ayos ka naman at hindi ka na lumili mo sa mga babae. Joke lang. Okay, kailan mo madadagdagan yan? Mag-ipon muna tayo. Ano ko naman eh, medyo mission muna sa ating bayan ang gagampanan. Isip ko na siya, mamatay siguro ako nito. Yun na, sir. Naalala ko na yung mga mama ko, anak ko, sir. Tapos yung asawa ko. Sabi ko, sir, Diyos ko, sana tulungan mo ako na sana mabuhay. Bigyan mo po ako ng pagkakataon na mabuhay ko sa pangyayaring ito. Makasurvive ako. Kailangan ko pa maano yung pamilya ko. Maliliit pa yung mga anak ko, sir. Importante, sir, kasi sa akin, sir, ang walang iwanan, sir. Kasi yun yung binild sa amin na training, sir. Buhay mo, isugal mo para lang sa kasama mo, sir. Mahal na mahal, sir, yung body namin, sir. Isang kwan, sir, sa organisasyon namin, sir. Yung panghina, sir, wala na yan, sir, kasi na lampasan ko yung nangyari sa amin. Buo na yung lobo, sir, na talagang ipatuloy ko yung pagsasundalo ko, sir. Hindi man dumating sa akin, sir, na huminto ako, sir, kahit nangyari sa amin. Gusto ko talaga, sir. Kasi pangarap ko talaga, sir, bata pa kong sundalo. Ito yung mata. Dalawa, sir, na tamaan. Natapos itong kanan, right eye ko, sir, na bulag na to, sir. Prosthesis na lang to, sir. Kasi ito naman, nakakita pa, sir, pero, sir, malabo. Kaya gumagamit ako ng eyeglass. Simula nung pumasok ako sa pagsundalo, pinanumpaan namin yan, sir. Na alam na namin kung anong mangyayari sa amin nung nandito kami sa serbisyo. Hindi ko talaga yan pinagsisiyan, sir, kasi part yan, sir, ng ano namin yung serbisyo, sir. Na-realize ko, sir, nabawasan ako ng part ng katawan na parang ano na ba, hindi na ako buo. Kung na maano yung lahat na gusto kong gawin, parang hindi ko na kayang lahat gawin.
Bagamat hindi pa rin tuluyang nadadakip ang utak sa serye ng karahasan sa siyudad ng Borongan, buo ang kumpiyansa ng mga tagapagpatupad ng batas na nalalapit na ang araw ng pagkamit ng ustisya. Yung sa mga constituents ng Borongan, I really need your cooperation kasi it is an interaction between the community and the police. Dapat magtulungan tayo. Malaki pong part ng komunidad sa pagtulong din po sa PNP. Lalo na yung mga pagsumbong, no, kung ano may nakikita niyong mali, dapat huwag tularan. Sa pamilya ng mga nasawi at yung mga sundalong hanggang ngayon ay nakikita pa rin at naramdaman pa rin yung sugat na natamo nila dito. Hindi nasayang yung inyong mga sakripisyo. Pilit naming binabalikan at binibigyan ng halaga yung mga inyong mga sakripisyo. At ngayon ay nakikita na natin marami na pong pagbabago. Itong 52 years ng insurgency na ito, I think walang patutunguhan. No? It's a dead ideology. Maski saang liblib na mga forested area ng guerrilla zone, we can find you. But we are going to accept you kung mag-surrender kayo, no? Magbalik loob. Alam namin ang situation rito. Prisons alone ng ating mga armed forces, napakalaking moral booster. Mas maganda yung galing sa puso na ang mamamayan ay magsasabi ay tama, maganda ang gobyerno, hindi yung pirsahan. Semper paratus for my country. Ibig sabihin, laging handa para sa bayan. Ganito isinalarawan ng 78th Infantry Battalion ng Philippine Army ang kanilang deployment dito sa Borongan City. Pag-aalay ng kanilang mga buhay para sa kapayapaan ng mga mamamayan. Sa tatlong buhay na tila pinaglaruan ng tadhana, mapagtatanto ang mabigat na katotohanan na kailanman hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman o kapangyarihan ang katapatan, patuloy mang ipinaglalayo ng magkakaibang prinsipyo na nanalaytay sa kanilang dugo ang pangunahing magbibigkis sa kanilang pipiliing direksyon. Dahil higit pa sa pagiging makatao, mangingibabaw ang lukso ng dugong Pilipino. At mula sa pagiging espiya ng karahasan, naway matang nakatitig sa landas ng kapayapaan, ang ngayoy masisilayan nang sa gayon sama-samang makaalpas sa lusa ang lupaing sinubo ng panahon. Hanggang sa muli, ako po si Ceasar Soriano. Maraming salamat at ito ang programang Magandang Gabi, Pilipinas!